Magdangog asin makanood sa programang Umaagring Kita, ang programang pag-agrikultura sa radyo, hatod sa Indokang Central Bicol State University of Agriculture sa Pagikan Extension Services Division. Madadangog kada aldaw ni Domingo, alas 5 hanggang alas 6 na aga sa istasyon kang RMN DWNX. Umaagring Kita, Umaagring Kita, Umaagring Kita! The philosophy, vision, mission, and goals of the Central Bicol State University of Agriculture. Philosophy, education for sustainable human development. Vision, an agricultural research university of global standards. Mission, leading innovations, building resilient and sustainable communities. Goals, enable transformative and inclusive learning experiences. Generate and utilize new knowledge and technologies. Engage and empower communities. Intensify internationalization and resource generation initiatives. Establish one e-governance system and enhanced management of university resources. Good morning, ano, magandang good morning sa lahat ng ating tagapakinig sa radyo. Oras na naman po ng paborito ninyong programang pang-agrikultura sa radyo tuwing araw ng Linggo. Ito po ang programang Umaagring Kita, hatid sa atin ng Extension Services Division sa Santa Bicol State University of Agriculture, ano, CBSUA. Good morning po! Good morning po. Ang programang maghahatid sa atin ng mga napapanahong balita sa sektor ng agrikultura at sa pinakabagong mga teknolohiya na magagamit natin sa pagsasaka. Oo, ano, medyo nangangapa po kami mga kaibigan, ano? Medyo nangangapa kasi po nagtatagalig kami, ano? Nagtatagalog po kami ngayon, ano? Okay, so continue tayo. Ang programang magbibigay sa atin ng mga kaalaman sa paghahayupan at pagtatanim, ano? Maging sa pagpoproseso ng pagkain at syempre, ano? Kung paano magnegosyo at kumita ng milyones sa agrikultura. Wow, opo. Ngayon po ay araw ng Linggo, July 5, 2020. Gising na po Bicolandia at buong Pilipinas at kahit po yung ating mga manonood sa buong bansa. Oo, tsaka sa world. Ano? Hello, yes, hello world! Kaway-kaway! Okay. Opo, samahan po ninyo kami sa loob ng isang oras na talakayan na puno ng kaalaman at impormasyon sa agrikultura. Dito lang po yan sa Umaagring Kita. Okay, amen to that. Ano? Ang programa pong ito, mga kaibigan, ay isang paraan ng Central Bicol State University of Agriculture upang maipaabot namin sa inyo at sa ating mga magsasaka ang aming serbisyo saan man kayo naroroon. Ano po? Kaya naman. Kaya naman. Imbitahan na natin ang ating mga kaibigan at kapamilya na sabay-sabay makinig sa ating programa. O kaya naman, manood po kayo sa aming Facebook live streaming sa Facebook page ng RMNDWNX o kaya sa CBSUA Extension Services Division. Okay po. Sa atin po mga taga-subaybay, ano, siguro nagtataka ka kayo kung bakit binago namin ang language medium ng ating programa. Ano po? Ito po ay para matugunan, ano, ang question or request ba, ano? Request ng mga kababayan natin, ano? Outside Bicol, ano po? Okay, sa labas ng Bicol region na medyo nahihirapang maintindihan ang Bicol language, ano? Lalo pang Bicol talaga, ang dami-daming yung diversity ng dialect natin ay talagang paiba-iba, ano? Ang akala ng iba, China na raw tayo. No po, nasa Bicol pa rin po tayo. But then ngayon, Tagalog po ang gagamitin namin, ano? Marami din kasing iba pang nagkaka-interes, ano, sa teknolohiya ng ating university o ng ating universidad. Hindi lamang dito sa Bicol. Yes, tama ka dyan, sir. Opo. Ang importante lang naman kasi, sir, ay maintindihan ng ating mga tagapakinig kung ano ang mga kaalaman na pwede nilang matutunan mula sa ating programa. Kaya naman, inaanyayahan po namin kayo na magrehistro sa aming on-air training ngayon buong buwan ng Hulyo tungkol sa pagpoproseso ng mga pagkain. Okay, tama dyan, ano? Kaya say present na, ano? Present, opo. present, ano? Magbibigay din po kami, ano, mga kaibigan, ano? Magbibigay po kami ng e-certificate. Wow, ano? High-tech na kami, ano? E-certificate. Wow! Mula sa Central Bicol State University of Agriculture, ano? Kaya kinakailangan po ninyong sagutin ang information sheet or ang information sheet na makikita sa link ng ating FB, ano? Or FB live streaming. Kaya i-text ang inyong pangalan, ano? Huwag makakalimot, pangalan, address, edad sa numerong 0916 256
0916-256-9451. Ulitin ko po, 0916-256-9451. Para po yan sa Globe. O kaya sa 0961-111-5885. 0961-111-5885. Para naman po sa Smart. Yan, opo. Mag-FB na at mag-text na, opo. So, pasalamatan pala natin, sir, si Ma'am Tess Lirag sa pag-organisa ng katatapos. Ma'am, thank you. Opo, thank you, Ma'am, sa katatapos pa lang na on-air training nung nakaraang buwan ng Hunyo tungkol sa vetiver grass production and utilization. Maraming salamat din po sa ating mga naging resource speakers sa apat na linggong kaalaman sa vetiver grass. Tama po yan. Ano, bakbakan po yun. Four sessions kami doon, pero may absent akong isa. Okay, kung gusto po ninyong balikan, ano, balikan ang ating talakayan tungkol sa mga paraan ng pagtatanim at sa kahalagaan ng vetiver grass, maaari po ninyong bisitahin ang YouTube channel, ano, ang YouTube channel ng Extension Services Division. Doon po naka-upload lahat ng episode na natin sa vetiver grass. Okay. Yan. Okay po, sir. Dito naman po tayo sa mga nagpapabati sa ating programa. Maganda umaga po sa mga regular nating tagapakinig sa programa. Nandyan si na Gregorio R. Ayo ng Pawili-Pili, Marco Quiros ng Maaw-Pili, Renato Banyaria ng Baaw, Ami and Manuel Molin ng Calabanga at Roy Delina ng Calabanga. Good morning. Hello naman sa ating mga captured audience dyan sa Pili na sina Jenny Rose Fiolino, ano po, Egmedio Belen Jr., Emma Sea, Jobel Pasis, and family, Dwight Belsa ng Pawili-Pili. Good morning po sa inyong lahat. Captured ano talaga, sir. Captured. Nahuli ko to. Actually, namomonitor namin kung sino na nakikinig sa amin sa ngayon. Okay. Yan po, mag-register na. So, pagbati naman kina Hilda Coroner sa Libmanan. Alam ko, Coronel. So, artista. Ayan po, and then Evangeline Pisante ng Baaw, Ariel Abengosa ng Lagunoy, at Fev Beladas ng Curry-Pili. Okay. Yan po ang ilan sa mga nagpapabati sa ating programa. Mag-text or i-commento ang inyong mga pagbati at sa susunod na linggo para kayo naman ang aming ano po, special na babatiin. Okay. So, Beno, good morning po sa inyong lahat at welcome sa programang Umaagring Kita. Yeah, mag-antabay lamang po kayo sa mga ka-agri. Susunod na ang ating Agri-Bareta. Agri-Bareta. Mga bareta na may kinaaraman sa agrikultura. Mga bareta na pwede makaapektar sa pagbuhay-buhay kansatong mga amigong paraoma. Mga bagong teknolohiya na magagamit sa pag-uma asin pag-ataman hayo. Tutukaron man ang mga presenting presyo sa merkado, forecast kang panahon, epekto kang climate change, asin pagmanihar ka mga peligrong dulo ka ini. Agri-Bareta. Ito ang Agri-Balita. Okay. Nakalap natin sa linggong ito. Sa ulo ng mga balita, 54.3 million pisong halaga ng mga makinarya ipinamahagi ng Department of Agriculture sa mga magsasaka sa Bicol Region. Bagong swine flu na maaari umanong maging isang pandemya na diskubre sa bansang China. Naiko po! Opo, sa detalye ng ating agri-balita, namahagi ng 54.3 million pisong halaga ng mga makinarya ang Department of Agriculture sa 31 grupo ng mga magsasaka sa Bicol sa ilalim ng programang Rice Competitiveness Enhancement Fund or OIRCEF. Ayon sa direktor ng Department of Agriculture Region 5 na si Rodel Tornilia, mayroong 29 na unit ng rice combine harvester na nagkakahalaga ng 43.9 million at 7 riding type transplanter na nagkakahalaga naman ng 857,000 pesos ang naipamahagi. Ayon kay Tornilia, ito ay parte lamang ng 10 bilyong piso isang pondo mula sa RCEF na naglalayong gawing makabago at maiangat ang pamamaraan ng pagsasaka sa Bicol Region. Ang nasabing mga benepisyaryo ay pinili mula sa 872 grupo ng mga magsasaka sa akreditado at ng Department of Agriculture sa Bicol.
Sa iba pang detalye ng ating mga balita, nadiskubre ng mga mananaliksik mula sa China ang bagong uri ng swine flu na may kakayanang umanong maging isang pandemya at maaaring maka-apekto sa tao. Ang sakit na ito ay tinawag na G4 virus na pinaniniwala ang galing sa H1N1 swine flu. Ayon sa isang scientific journal na Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS, ang G4 ay may potential umanong maging isang pandemya. Subalit ayon kay Dr. Angela Rasmussen, isang virologist sa Public Health School ng Columbia University, walang dapat ipangamba ang publiko, maaari raw na ang virus na ito ay nagpapakita ng mga katangian pero wala pang kasiguruhan na ito ay magiging isang pandemya o makaka-apekto sa tao. Ayon sa isang biology professor mula sa University of Washington na si Carl Bergstrom, wala pang ebidensya na nagpapatunay na maaaring kumalat ang virus sa mga tao. Gayunpaman, nagbibigay ng babala ang mga mananaliksik na kailangang i-monitor ng maigi ang virus na ito upang hindi maghatid ng seryosong banta sa kalusugan ng tao. Iyan po ang mga agribalita na nakalap natin sa linggong ito. Ako po si Jamus Toles. At ako po si Maria Lalmelor. Diyan lang po kayo. Ano? Susunod na ang ating seminar on air, Agri-Kaalaman. Hay nako! Paano ko ba maaayos ang pagpaproseso ng mga produkto kong pagkain? Lagi na lang hindi maganda ang kinalalabasan nito. Gusto mo bang maging mas maganda ang produkto mo? Bisitahin ang Complementary Food Processing Facility ng Central Bicol State University of Agriculture. Mayroon silang mga makinaryang katulad ng cold extruder, dough mixer, impulse heat sealer, at mechanical roaster. Meron din silang oven dryer at flour miller. Bukas ang kanilang serbisyo para sa mga small and medium enterprise. Makipag-ugnayan lamang kay Ms. Maria Helen Sarabillo para sa dagdag na impormasyon. Agri-Kaaraman, pagtukar ka mga teknolohiya manungod sa agrikultura na pwedeng mapagkuhananing hanap buhay kang satong mga kahimanwa. Pagtanom ni mga prutas, gulay, asin mga bungang kahoy, pag-ataman ni mga hayop, pagproseso ni kakanon, siring kang gulay, prutas, sira, asin karne. Madyana ka mo! Maghinanyog kita sa Agri-Kaaraman. Mga kaibigan, nakaantabay pa rin po kayo sa programang Umaagring Kita, hatid sa inyo ng Central Bicol State University of Agriculture. Nandito na po tayo ngayon sa ating segment ng Agri-Kaalaman, kung saan pag-uusapan natin ang mga isang klase ng bungang kahoy at kung paano natin mapapakinabangan ang bunga nito na siguradong pwede nating mapagkakitaan. Oh, wow, ano? Kaya naman, ready po ang inyong mga ballpen at papel, ano? Mga kaibigan, para mailista ang mga importanteng detalye ng ating pag-uusapan. Malay ninyo, ano? Kayo naman ang sunod na manalo. Ano po, sa lahat ng nagmo-monitor sa ngayon, mayroon po tayong chance, ano? Pwede po kayo naman ang sunod na manalo ng regular load. Ano? 50 pesos regular load. Tumataginting na 50 pesos load. Regular load sa ating Agri-Reply promo dito sa ating programa. Ano po? So makinig po. At kung may pagkakataon, baka po kayo ang manalo. Opo, abangan po ang aming ibibigay na katanungan maya-maya lamang pagkatapos ng ating seminar on air sa Agri-Kaalaman. Okay. Ma'am Jam, ano? Ipapakilala na natin ang makakasama natin ngayong umaga, ano? Na umaga na siya ding magpapakilala sa atin kung ano ang tinatawag na breadfruit, mga kaibigan, ano? Hindi ako pamilyar dito. Ngayon ko lang narinig yung breadfruit. Siya po ay isang food technologist at professor sa Department of Food Science ng College of Engineering and Food Science sa Central Bicol State University of Agriculture. Ano po, isa po siyang bantayog ng kanilang departamento. Ano po, batang-bata! Bagay po sa kanya ang topic natin sa ngayon. Ano po, okay, vegan, walang iba, no? Ang isa sa pinakamagaling na professor ng university, si Professor Roslyn
Imperial. Ma'am, hello. Good morning. Magandang umaagring araw. Okay. Ma'am Rose, direkta na po ako. Parang bago po sa pandinig namin ang breadfruit. Pwede po ba ninyo kami bigyan ng background tungkol sa prutas na ito para naman mas lalong maingganyo ang ating mga tagapakinig, subaybayan ang ating pag-uusapan. Okay. So ang breadfruit o ang kalimitan sa atin dito sa Bicol, ang tinatawag nating kulo o rimas. So ito ay isang kahoy, pamilya siya ng mulberry. Okay. So merong tatlong varieties or species na meron ang breadfruit, pero ang isa sa pinaka hindi natin nakukonsumo ay itong ang breadfruit, itong ating rimas or kulo. Okay. So native po ba ito sa Pilipinas, at saka kung native ba ito, yung wild ba ito? Opo, ito ay tinataguri ang isa sa mga indigenous crop ng ngali. Okay. Indigenous tree na ng Pilipinas. Pero in Asia, madami din ang part ng Pacific Island ay madami ang breadfruit. Okay, so technically po hindi lang dito. Hindi lang sa Pilipinas. Okay. Meron din sa ibang lugar. Kaya lang dito sa atin, hindi nga siya masyadong nahi-utilize. So underutilized po siya. Sa Bicol, ma'am? Meron. So dito sa Bicol, ang may natalaan na may mataas na sabihin nating number ng mga kahoy ay sa Masbate, sunod ang Sorsogon, then dito sa Camarines Sur, ang least naman ay sa Catanduanes. Pero Bicol, yung sa Bicol region, madami ang breadfruit. Meron tayong breadfruit. Dito sa Pili, meron din tayo, pero ang ano lang, kumbaga iilan lang ang meron. Sa Naga, meron din ang Naga. Ang alam ko ay sa Pakol in general. Okay. So ano yung particular na area, ma'am, kung saan tumutubo yung... Ang base sa nabasa ko din, ng breadfruit, ito daw ay malimit na nabubuhay sa mga near coastal area. Okay. Kaya nga example natin doon ay ang Sorsogon. Kasi doon talaga kami madaming nakuhang breadfruit. Kasi na-mention nyo kasi yung Masbate. Ang Masbate naman po, according naman po sa DARFU, kasi sila ay, kumbaga sila yung nanguna sa pag-re-research ng breadfruit dito sa Bicol. So Masbate ang nanote nilang madaming kahoy. Ang isang rason din dyan ay malapit sila sa dagat. Mainit. Near coastal area, tumutubo ang bread. Yes, karamuan, madami. Doon kami din nakakuha during the research period namin. Yung type ng kahoy na mas gusto niya yung parang naghahalo yung tubig. Tubig at upo. Yes, sir. Okay. Okay. Sige, ma'am. Ano na? Direkta na tayo, no, ma'am Jack? Ayaw po. Ito pa, ma'am. Ano po ba ang itsura o mga katangian ng breadfruit o rimas sa ibang katulad nitong bungang kahoy? Okay. So, ang rimas or ang kulo, ang itsura niya ay para siyang sa atin, yung sa Bicol ay ugob. Pamilya siya ng ugob. Kaya lang ang pinagkaiba ng rimas, wala siyang buto. So, unseeded siya. Wala siyang buto na tulad ng ating tinatawag ng ugob. Okay. So, ganun ang itsura. And then, ang texture niya, pag kinumpara mo sa ating ugob naman, or bread nut, yun ay para siyang langka, di ba? Yung ugob. Ang rimas ay hindi. Once na pinil na natin or nabalatan na natin ang rimas, ito ay inagi-itsurang para siyang kamote. So, very starchy po ang rimas. So, yun ang sabihin natin, distinct characteristic ng ating breadfruit or rimas. Para ma'am dun sa mga manonood natin sa mga nakikinig po from around the world, po kayong parang malapit ng English? English term talaga. Or similar fruit po sa rimas? Jackfruit po ba? Maybe. Pwede siyang maano ng jackfruit. Kaya lang nga, yung difference nga ng jackfruit, parang after you peel the yung surface niya na spiny, yun ang kanyang characteristic niya. Yun na yung laman. Pero ang jackfruit, kapag ating halimbawa hiniwa, meron siya nung para siyang layer. Opo, yun ang wala na sa rimas. So, ganun ang itsura niya. So mga kaibigan, huwag po kayong malilit. Ang pinag-usapan po natin ay breadfruit. Yes. Sa explanation po ng ating resource speaker ngayon, para siyang langka, na wala namang buto. Okay. Tsaka mas smooth. Mas smooth, yeah.
para siyang RIMAS. Yes. Kaya lang, maliliit po ba ito, maliit, ma'am? Or ang nag-range po ang bunga niya, ang isang bunga pwede siyang mag-weigh ng about 1.5 to 5 kilos. Depende po siya. So hindi naman kalakihan niya. Talaga? Hindi po siya kalakihan. Okay. Pero talagang mas malaki siya as compared doon sa ating ugub. Oh, ano po, ang langka kasi malaki talaga ang langka at mabigat. Pero ang RIMAS hindi. Ganun ang pinagkaiba nila. Lumalaki talaga lang sila. Ano okay po? So, ma'am, ano po ba yung dahilan para pag-aralan natin yung bread food? Okay. Ano yung mga benepisyo? Ano? Kaya ginamit nyo yung breadfruit sa research niyo. Okay. Kaya nga po, ito ay isa sa naging, sabihin natin, produkto or isa sa mga crop na pinag-aralan ng DABAR kasi nga ito ay potential na maging sagot para sa food security natin. Okay. Ano po? Kasi noon pa man, sa mga locals natin, meron na talagang breadfruit. Kaya lang nga, hindi nila masyadong alam na kung paano ipoproseso. Ito ay mataas ang potential na maging pagkain. Ano po? Kasi kinakain na talaga po ito. Kaya lang, in commercial scale, hindi pa po siya masyadong pinuproduce at binebenta dito sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa, meron na pong mga available nito. So, yung na-mention nyo, ma'am, na kinakain na ito, technically po, dun po sa mga na-identify natin, mm-mm, mga localities na present itong breadfruit, mm-mm, identified ba talaga nila itong kinakain? Ano lang po ito, alternative. Kapag medyo sabihin natin panahon ng sabihin natin konti ang hindi season ng harvest nila. So, meron silang kumbaga pamatid gutom. Ano po? So ang ginagawa nila, kaya nga sabi ko para siyang kamote. So babalatan lang, tatanggalan nung core, yung gitnang part. Tapos nilalagyan na nila, boiled. Tapos ang iba naman, nilalagyan nila para mas masarap, ginagawa nilang yung sa atin sa Bicol pakro. Nilalagyan natin ng gata. Tapos nilalagyan natin ng asukal para mas attractive siyang kainin. Ano po, mas palatable siyang kainin. So ganoon siya. Ang iba naman ginagamit na ito na fried. So hinahalo nila sa kamote. Sa doon sa binebenta natin, alam natin yung kalingking. Uh-huh. O yun, yung fried kamote, yung parang fries. Ano po? Opo. Yan, extender. Okay. Para kung halimbawa mahal ang kamote, madami ang production or ang bunga ng breadfruit, yun ang hinahalo nila. So, madami ang use din nito. Aside from food, ang mga dahon nito, yung kahoy, pwede din siyang gawing tea. So, traditional medicine. Okay, so pwede po siya. Yes, pwede siyang ganitin. So, hindi lang talaga fruit ang... Opo, hindi lang. And then, aside nga dun sa food beverage natin, so pwede din siyang gamitin as for industrial uses. So, yung kanyang dagtag, ginagamit siya as latex, so glue. And then, pwede din siyang gamitin na yung kahoy mismo. Although, hindi siya comparable dun sa ating mga lumber na or timber, pero pwede din siyang gamitin as wood. Okay. So madami siya. Yes, madami po siyang gamit talaga. Kaya lang kami, kami sa Food Tech, ang ginawa natin ditong research ay sa pagkain. Food processing po tayo. Okay. Actually, Ma'am Jam, ano, nung mga bata pa kami, ano, wow. Yeah. Once lang, ano, sir. Huwag kayong magpastusan sa area. Okay. Actually, nung bata pa kami, pag gipitan, ano, alam niyo po ba yung kamgong, mga kaibigan, ano? Yung kamgong. Kamagong. Kamagong, ano? Bunga ng puno ng kamagong. Ang ginagawa ng tatay ko noon, pag kulang-kulang na talaga yung bigas or what. Binabalatan yun eh. Yung hilaw pa noon, binabalatan yun. Hilaw-hilaw pa talaga. And then, kinachap-chap yun ng parang maliliit na patatas. Cube. And then, ihahalo yun sa kanin. Mm-hmm. Ay, dun sa isasaing. And then, sabay yun na maluluto. And then, pag kinain mo na, hindi mo na malalaman na may kasama pa lang. Yes. But then, yung rice, mas marami na. So, extended na siya. Dumami. Ako, mga kaibigan, mini-mention lang po namin ito. Kasi, marami po kasing pagkain noon na hindi na natin na-identify sa ngayon. And now, because of
sa kakulangan ano sa kakulangan ng source ng makakain. Ngayon nakikita natin yung mga potentials ng mga pwedeng maging alternative source natin ano. Yan sir, magandang point din po yan. Kasi ang breadfruit, sabi ko nga para siyang kamote, possible pwede siyang ihalo din sa ating bigas. So call yan sa atin ngayon, di ba po? Halimbawa, mag-season na. So pwede na natin siya talagang gawin as parang common na talagang panghalo sa ating bigas. Ano? For food security talaga ang kasagutan ng breadfruit. Ma'am, matanong ko lang ano. Sige po. Anyway, hindi lang dahil sa sponsor natin ng Central Bicol State University of Agriculture dito. But then ano po ba yung ginawang initiative ng research division or perhaps ng food sciences ano ng ating university para mas lalong ma-i-promote or at the same time mas makilala or mas mapayaman kumbaga ano po itong pag-aaral dito sa breadfruit. Okay, noon po nag-collect ang research division kasama po namin noon si Professor Dr. Batanes, Joel Batanes, si Dr. Balderas, Dr. Perlas, kasama namin sa grupo noon. So, napag-aralan din yung propagation ng breadfruit, kung paano siya mapapadami, and then ano yung mga insects na pwede din makapag-apekto sa pagpapabuhay nito. At yun na nga, ang sa food tech naman, ang na-assign noon is yung product development. So, noon, nagkaroon ng kumbaga intensive na product development na ginawa. So isa sa mga ano nito ay nakapag-develop ng mga pagkain gamit ang breadfruit. So na-establish yung paano gagawin yung procedure and paano din siya ipapackage. Okay. So ma'am, okay lang bang itanong natin kay ma'am kung ano yung biodiversity ng rimas or ng breadfruit sa Bicol dito. Bakit po kaya ano, aside from doon sa info kanina na dahil siguro yung doon siya sa coastal bakit po kaya dito marami? Isang ano po niyan ay mabilis siyang nabubuhay sa atin. And then, ang kahoy talaga ay tumatagal ng, sabihin natin, as a perennial tree, mas ano siya, nabubuhay siya ng matagal. Isa na doon, yung nakita nga namin sa Sorsogon, decades na daw po yun. So talagang nabubuhay ang breadfruit sa atin. So paano siya naman nabubuhay, ma? From ano po siya, Sir Suckers, yung ano lang ng kahoy. Part ng kahoy, doon na siya nagtutubo. So, pag may naputol, part na po din, dumadami na po siya. Kaya, kaya nga po, nung nagkaroon kami ng collection, near ano lang po siya talaga, halimbawa isang barangay, madami na po doon sa kanila. Tapos, malimit nang makita sa ibang lugar. Okay. Ano po? So, ganun siya. Hindi naman sila ma'am, okay. Hindi naman po sila ma'am na pag-iinit ang gawing panggatong or hindi naman po kasi yun na nga ang ano nila, meron silang nakukuha din na pwedeng gamitin na pagkain. And aside from sa pagkain, ang isang ano nila doon ay feed. Ginagawa nilang pakain sa baboy. Lalo kung overripe na po ang breadfruit, hindi na nila kinukonsume as food. So pakain na. So at least nare-reduce yung cost nila for feeds. So, ganun din po ang isa sa mga na note namin na observations. Okay. So, siguro ma'am, nagtatanong yung mga listeners natin sa ngayon, especially yung mga nasa upland areas, meron din po bang potential na yung breadfruit ay pwedeng dalhin natin sa upland areas? Pwede po. Kasi nga, example, yung naga. Okay. Ay, okay. Ang naga, pakula, no? Nagkaroon po ang naga ng... So, meron ang naga, alam ko. Sa Pili, dito po sa atin na lang sa Pili, meron po tayong napagkukunan dito. Tigahon or gowa, meron din pong ilang puno kami nakita doon. Pwede siyang dalhin po. Pwede yung variety ng breadfruit na yun? Same lang. Yung nakita namin at na ano namin. Ang pinagkaiba lang po, mas maliit yung nagiging bunga nila. Pero sa dami, mas madami talaga yung nasa near coastal areas.
kaysa dito dun sa mga upland. Ay, ma'am, na-mention niyo rin po na perennial po ang breadfruit. Yes. Pag sabi mong perennial, ma'am, ilang years po usually? More than sabihin natin mga ang ano kasi ng perennial is more than 3, 4 years, 5 years, mas madami. And decades ang binibilang po talaga ng iba. Kaya nga sabi ko, ang breadfruit, nung nag-survey kami doon sa Sorsogon, dekada na daw po yun. Tapos, ang iba nabubuwal during typhoons. Talagang may nakaano nga na yung trunk niya, yung tree niya mismo, kailangan ng mga 5 taong sabihin natin magkahawak kamay para ma-measure nila yung laki ng kahoy. Opo, ganun siya. And after, ang ano naman, ang kagandahan din ng breadfruit, halimbawa, na tumubo na siya, 3 to 4 years, meron na siyang bunga. And then, ang pag-ano din ng bunga niya ay 4 months after ng pag-flower, bunga na siya. Pero ang bunga naman, ang parang ang ano niya lang ay 4 weeks, 4 to 5 weeks, yun din ang season niya, opo, maturity. Okay. So, kalimitan naman kasi ma'am Jam, di ba, yung mga punong na tumutubo sa coastal, definitely maano yun, matibay yun. Yes, mga, yun ang karakteristik ng mga punong yun. Okay. So, ma'am, baka may gusto ka pang idagdag dito sa ng input. Okay. So, ang ano na lang po namin ay sa CBSUA, nakapag-develop po kami ng, kumbaga na-develop namin yung pinaka-essential na mga produkto galing sa breadfruit. Mm-hmm. Yun ang ating arena, nagawa natin siyang flour, nagawa natin na process natin, na standardize natin ang paggawa ng chips. Or yung common natin na banana chips, i-transfer, kumbaga pinalitan lang natin into breadfruit chips. Ano po? Or yung iba naman ay kamote. Parang ganun, fries. And then, meron na din po tayong yung ating mga iba pang produkto galing sa breadfruit. Ano po? So, mga healthy food products na nili-develop. And shelf stable. Okay. Nice. So mga kaibigan, sana po may mga nakuha na kagad kayong mga good information, kumbaga ano, magagandang detalye na pwede nating maging halimbawa, ano, yes, po, or pwede nating gayahin, ano, okay, someday, kasi ito, okay, naman po yung purpose ng programang ito. Hindi po kami nagbibigay lang ng informasyon. Ang gusto pa po naming mangyari, siguro it's about time na tayo mismo ano, kukunin natin yung knowledge, yes, and at the same time gayahin natin yung mga ituturo dito. Okay po. Okay. So magbabalik po kami. Hoy kumare, nako, tignan mo tong niluto ko. Ano ba yan, mare? Ano pa ba? E di pulburon na gawa sa Harina ng Rimas. Harina ng Rimas? Meron ba nun? Aba, oo naman, mare. Ang Central Bicol State University of Agriculture, ayon sa kanilang pananaliksik, ang Harina ng Rimas ay napakagandang gamitin sa pagluluto ng pulburon. Masustansya na, affordable pa. Wow! Ang galing naman! Paano ba yan gawin? Madali at simple lang. Ang Harina ng Rimas, hinaluan ko ng asukal at mantikilya sa kakosinangag. O heto, tikman mo. Aba, masarap pa. Naku, tsak na magugustuhan to. Di lang ng mga anak ko, pati ng mister ko. Ano, gusto mong magnegosyo? Hati tayo sa puhunan, hati rin tayo sa kita. O ano, agree ka? Aba, agree ako dyan, mare. Simple negosyo, madaling gawin, at tsak pang may kita. Negosyante na tayo, mare! Ang bunga ng rimas ay isang masarap at masustansyang pagkain. Ito ay maaaring ilaga, iprito gaya ng mga chips, gawing jams, puree, o dili kaya ay hiwain at patuyuin sa araw, igiling para maging harina. Agri Kaaraman, pagtukar ka mga teknolohiya manungod sa agrikultura na pwedeng mapagkuanan ning hanap buhay kang satong mga kahimanwa. Pagtanom ning mga prutas, gulay asin mga bungang kahoy, pagataman ning mga hayop, pagproseso ning kakanon, siring kang gulay, prutas, sira asin karne. Madyana ka mo, maghinanyog kita sa Agri Kaaraman. Balik po ang programang Umaagring Kita, no?
At kasama pa rin natin si Professor Roslyn Imperial para bigyan tayo ng kaalaman tungkol dito sa breadfruit or kilala sa local na pangalan dito sa Bicol at sa iba pang parte ng Pilipinas sa pangalang Rimas. Wow. Or Kulo. Okay. Pwede din sir Kulo. Ay, kasi Kulo. Sa Masbate, Kulo daw ang tawag nila. Meron kang kulo. Mukhang magandang pakinggan. yun talaga, kulo eh. Kulo. Kulo po, Rimas or bread. Okay. So ma'am, tapos na po tayo sa pagpapakilala kung ano ang breadfruit at nalaman din po natin ang marami nitong benepisyo. Punta naman po tayo dito sa mga produktong pwedeng magawa mula sa breadfruit. So base po sa inyong mga research, ano po ang mga produkto na maaari nating gawin mula sa breadfruit? Okay. Sabi ko nga, ang composition nito ay hawig sa ating kamote. So mataas ang starch content. Thereby, ang produkto o yung mismo yung raw material ay high in energy. Ano po? Energy food siya. Carbo po siya. Oh, yan. Yan talaga pang carbo po talaga ang laman ng ating breadfruit or ang ating rimas. So sa amin, ang na-develop namin, mas nagtuon kami ng pansin sa pagpuproseso nito sa pagiging arena or flour. So kasi from flour, pwede na natin siyang gamitin sa other byproducts. So pwede natin gamitin sa bakery products, yung ating mga tinapay, mga cakes, cookies, pwede siya. Even sweets, pwede natin siyang gamitin or gawin gamit ang ating arena. And then, mas matagal itago. Yes po, itong sinasabi natin na shelf stable. Hindi siya agad masisira na after lutuin ng ilang oras, sira na, or ilang araw. Pag arena, isa sa sinasabi natin shelf stable na mga produkto. Okay. Then, nakapag-produce na din ito ng, sabi ko nga, na-formulate or na-standardize natin ang pagpuproseso into chips. So aside from yung ating alam natin na banana chips or kamote fries and other na mga tubers na ginagawa nating chips, so inintroduce na din natin yung ating breadfruit chips. Okay. And then yun na nga, other products na na-develop natin, ginamit natin siya as pwedeng additive, nutritive property or ingredient sa pagpuproduce ng mga healthy byproducts. Food products pa din. Okay. Matanong lang natin ano Ma'am Jam, yung paggawa yung pagproseso ng rimas to arena. Okay. Matagal po bang proseso 'yon? Okay. Kasi parang yun yung itatanong ng ating mga listeners, paano ba pinoproseso, gaano ba katagal yung proseso? Ma'am. Okay. So mabilis lang, madali lang ang paggawa ng breadfruit flour. Okay. Ano po? So usually ang ginagamit naman natin ay mature stage na breadfruit. So paano natin masabi na mature na ito? So ito po ay sabihin natin na, sabi ko nga kanina, after 4 weeks na flowering ng fruit, pwede na siyang magbe-bear na siya ng fruit, yun na ang ating kukunin. And then ang property naman nito ay konti na yung kanyang dagta na napuproduce kapag kinakat natin. And then pag kinat din natin yung fruit mismo ay para na siyang creamy yellow ang kulay ng fruit. Raw, aso, yellow. Parang gatas. Yes, parang ganyan po. Powdered milk. Powdered milk ang kulay. Yun. Baka ano tayo, colorblind pa. Okay. And then, huhugasan lang natin yung fruit, babalatan, tatanggalin yung core. Pakatanggal ng core, i-slice lang natin na para siyang yung chips, malinipis lang. Mga kaibigan, yung core pong sinasabi ni Madam, yun po yung parang salangka po baga, yung pinakagitna. Yung pinakagitna. Yun hindi po yung na kasi siya makakain, matigas para na siya matunat. Tinatanggal. Tinatanggal natin. Po talaga siya. Okay, so after natin ma-chips na yun, idadry lang natin. Pwede siyang solar drying, yung sa init, usual na bibilag natin. Ano katapal yung chips? Manipis lang po ang chips, mga 0.5 centimeter. Ganun okay. Lang po kakapal. So manipis talaga po siya. Ang kaya po natin pinapanipis para mas mabilis siyang mag-dry. Kasi pag makapal, ang magiging epekto nagba-brown. So pangit ang magiging arini. Yes po. Kasi yun na nga, sa pagkain may natural na browning property. Reaction po 'yan ng sabihin natin ng enzyme doon sa ating pagkain. Bacteria yun, Ma'am. Hindi po. Enzyme po mismo siya. Natural siya sa pagkain. Okay.
Parang yung example, yung ating banana, yung ating saging, kapag binalatan natin, ilang segundo, meron ng brown. So yun po ang epekto ng sinasabi nating browning reaction sa ating enzymatic reaction sa ating pagkain. Ano po? Hangin po, reaction ng pagkain or enzyme sa hangin. Ganun po ba? Okay. So balikan natin sa yung drying. Ano po? So pwede nga siya sa solar drying. So hanggang mag-crispy po siya. So kung mainit na ang panahon, okay po siya natin na sun drying. Pero ingat lang po sa pagsa-sun dry, lalo sa atin, ano, kasi may mga langaw, may mga kung anong lumilipad, maalikabok. So lagyan natin siya ng cheesecloth or yung katsa. Ano po, malinis na katsa sa ibabaw. And then, pag nag-crispy na nga po yung ating chips, dry na po yun. Paka-dry, i-grind natin. Ano po? Paka-grind, powdered na po siya. Yun na yung arena. Hindi na natin kailangan pang isif or isirne in local term. Wala na pong ganun. Kasi powdered na po siya. Yun na mismo ang ginagamit for, sabihin natin, paggawa ng ating mga loaf bread, paggawa ng ating cakes, mga muffins, cookies, and ang isa sa magandang property ng ating breadfruit flour, gluten-free siya. Ano po? Gluten-free. So, dun sa mga taong may pag-digest, so okay po siya. Ganon. And then, ang ano naman ito, kung gagawa kayo ng tinapay, hindi naman siya maganda. Kasi pag gluten-free, ibig sabihin, wala siya yung property na magiging elastic. Yung sa ating tinapay, oo, matigas ang magiging resulta. Kaya sabi nga natin, i-combine natin siya with commercial flours. So yun ang para sa nating magawa talaga na itong bread, yung ating loaf breads, yun. Pero kung mga muffins, okay naman po siya. Maganda. And good siya sa cookies. May lasa po ba siya nun na parang distinct po? Wala naman masyado. So parang wala ordinary flour na ano. Ang ano lang naman, ang maganda pa nito, natural. Natural ang ating ingredients. Hindi siya para refined. Siya, ano po? Pag lumabas pala siya, para siyang arinang bigas. Ang bigas po ay medyo gritty. May parang buo-buo. Ang breadfruit po wala, as in nagpa-powder siya. Basta po maganda yung ating gilingan. Ano po, yung normal naman po, yung natural na ginagamit na gilingan ng bigas sa market, pwede po yun. Pwede po yun. Pwede kung gusto nyong mas pino, iparanin nyo ng mga 2-3 beses. Ganun po siya. So mga kaibigan, ano, napakinggan po natin yung explanation ni Ma'am Rose. Ang simpleng proseso po is pag na-harvest na po natin yung tamang panahon yung fruit, babalatan po natin siya, and then ihiwain, tatanggalin po natin yung core, and then dapat po ma-chop po natin siya sa maninipis actually in chips. And then doon po sa mag-venture pa lang sa ganitong pwede siyang solar pambahay try po muna natin na solar dry muna siya. Pero kung halimbawa naman sir, madami talaga ang sabihin natin harvest ng fruit, masisira yan. So dito sa atin ang ginamit natin ay at sabihin natin mas hygienic, mas malinis. We utilize yung ating dehydrator or dryer. May dehydrator po ang school, ang university. Yun ang ginamit. So, controlled ang condition. So, nag-set po doon ng temperature. Mga 3 to 4 hours, dry na po yung ating chips. So, mas mabilis ang production. Yun po ay intended for, sabihin natin, mass production. Yung industrial, mas maano po yun. And ang kagandahan din, hindi po kami naglalagay ng kahit anong sabihin natin mga preservative, chemically anong preservative, wala po. Yun ang maganda din sa pagproduce ng ating. Opo. Ano po siya, equipment. Okay, so yung dito po sa school, sa university,
meron na pong dehydrator. Oo. Ano po, yun yung pong artificial na pagpapatuyo ng ating pinag-uusapang breadfruit. Pero okay. po, yung mga nasa, ano lang natin, ano? Yung mga ordinary pambahay. Household. Ano po, pwede na po sigurong i-solar dry muna natin. Uh-huh. Subok-subok muna tayo. And then after nating i-solar dry, pwede nating dalhin yung natuyo na talaga, yung crispy na dalhin natin sa palengke. And then magpagiling tayo kasi kalimitan yung mga farmers natin. Wala pa namang ganong mga equipment. So, pagiling natin, subukan natin and makapag-produce ng ating homemade flour out of breadfruit. Okay, very good. Pwede po ba sila naman pumunta sa CBSUA para makigamit po ng dehydrator? Yes po, pwede. May ano naman po tayo yan, for rental. Ang purpose, rental fee for drying. So, meron. Kaya mas maganda, madami ang dalhin nyo na. Okay. Diba? Para at least sa isang salang, madami ang mapuproduce. And ang isa lang din pong limit ng pagpuproduce ng flour, huwag po tayong mag-expect. Halimbawa, 10 kilo ang ating drinay na fresh, na breadfruit, 10 kilo din ang lalabas. Hindi po. Mayroon po yung sinasabi natin nagtatanggal. Ano po? Anong tinatanggal? Yung tubig. Yung moisture ng ating pagkain. So, about 20-30% lang po ang nagiging recovery ng fresh na breadfruit slices or chips sa magiging arena. So, ganun po siya. Tinatawag na reseco. Ganun po siya. Kaya huwag mong sabi na, asan lang, bakit ganito na lang? So, ganun po siya. Ano? Magpatuyo kang sarili. For you to observe. Para din lang nung nung nagsampay ka ng nilaban mo, diba? Ganun po siya. Nawawala ang tubig. Yes, okay. Ma'am. Meron pa, ma'am, sa mga nagawa po ninyong mga produkto mula sa breadfruit, alin po sa mga ito ang mas nagustuhan ng mga consumers? Isa po sa mas mataas ang sabihin natin yung acceptability is itong ating chips. Oh, definitely. Oh. Kasi isa yun po talaga, kahit sa ang alam ko po ang Sorsogon, sa kanilang mga market, mga sari-sari store, meron na sila nito. Pero during season nga lang po, harvest season. Kasi pag wala naman talaga silang natatago. So, isa doon yung chips ang na-optimize namin kung paano ipoproseso yung maayos at malinis ang ating breadfruit chips. And then, yun na nga yung ating arena. Kasi from flour, yun madami tayong magiging output. Yung breadfruit chips pong pinag-uusapan natin ay makukonsider natin, ano nga, healthy. Healthy, natural, healthy food. Yes, mga chips talagang ano po. Kasi uso na din yan ngayon, di ba, sir? Yan na ang ina-advocate natin. Tsaka ngayon. Ano lang naman natin. Yes, gluten-free pa. Tsaka flavored lang naman yun. Yes. Either lagyan mo ng cheese, lagyan mo ng kahit anong food. Pero yung chips talaga, sir, na pinuproduce ay talagang ano lang siya, plain. Wow. Pwede siyang plain, pwede siyang kung gusto niyo medyo light na may sweetened siya ng konti, pwede din siya. And then yun na nga, yung iba mas gusto nila yung mga may flavors na cheese, sour cream, mga commercial ano na po yun. Opo. Yun. Okay, so kung ganito ang usapan, pwedeng magkaroon din ito ng demand, hindi lang yung mga farmers, but then yung mga multi-companies na pwedeng, siyempre, pwedeng nilang gawing alternative na source ng mga ganitong klase. Isang ano din yan, sir, na dito sa atin, merong isang parang farm na open sila for visit mga visitors, parang yung sa ecotourism site nila. Ang ginagawa nila, kasi wala pa silang napapatubo na nagbubunga na talagang breadfruit. So, kumukuha sila ng breadfruit during season and then niluluto nila. So, during visits, yun ang siniserve nila as snacks. So, isa na din to sa pagpopromote. Ano po? So, later on, siguro pag medyo madami na yung kanilang harvest, so, mag-venture na sila sa mga chips na din. Okay. So aside po ma'am sa aside po sa pag-produce ng flour, ano pa pong mga paano pa po yung pagpo-proseso natin ng iba pang produkto na pwedeng manggaling sa breadfruit? Okay. So, isa na dito din ang sinasabi nga natin ng mga confectionery. So, ang ating mga native delicacy. Ang Pilipino ay known for
pulburon. Diba? Yan ang isa sa galing ka sa Pilipinas, pupunta ka sa ibang bansa, isa sa hinahanap ay ang ating pulburon. So from the flour itself, sa breadfruit flour, so tinutoast at lang naman natin. Makinig. Ano po? Makinig. Ay, hindi din po lang teachers. Pati mga nanay, diba? Naalala ko yung mga elementary teachers. Yes po! Nagbibenta na din yung mga bata, ano, mga entrepreneur na din ang ating mga anak. Sabi ni Ma'am John, kahit sino ba. Okay. Okay. So, sabi nga natin sa ating arena, tinotoast lang naman natin siya kasi ang kagandahan ng breadfruit flour ay yellowish na ang kulay niya. So, konting ano na siya, konting toasting na lang, pan-toasting, then addition siya ng ating mga ingredients for pulburon. You have your sweetener, tapos meron din tayo, kung gusto nyo may nuts, pwede din, and then yung ating mantikilya or ang ating yung ating common na margarine, ano po, pwede na. And then, imimix lang siya, mumold mo na. Pwede din na para mas ma-increase ang nutritional value ng ating pulburon, lagyan natin siya ng milk powder. Then, imumold, pakamold, ipapack na natin. So, instant, pwede na kayong magkaroon ng healthy breadfruit pulburon. Okay. Pulburon. Okay. Mga jams po. Ayan, pwede din po siyang gamitin as or gawin as jams yung ating mga tinatawag na mga sugar confectionaries. Ano po? So, mga minatamis, ano? Hindi na po from yung galing sa mismong pulp, yung fruit mismo niya, pero yun ay dapat malambot na siya. Pwede na yung hinog and then ay add na lang natin siya ng ating flavor. Pwede nating dagdagan siya ng ating mga tropical fruits. Then sugar, lulutuin, ibubote, tatakpan, and then preserve na po siya. Ang jams naman ay pwede siyang tumagal hanggang 6 hanggang 2 taon. Depende sa pagpuproseso. Ganun siya kasi nga may natural preservative tayong asukal. Pero ang isa lang na limit kapag jams ng breadfruit, kasi high in carbo siya. Starchy. So, kailangan natin siyang i-proportionate pa din sa ating other fruits. I-mix natin with other fruits para mas masarap po siya. Mas healthy. Yes. Ganun po ang ano nito. And then, pwede din natin siyang gamitin na ipaprocess into puree. Ano? Kasi mataas nga yung calories or carbohydrates na. Energy food po siya. So, pwede natin siyang maging magkaroon tayo ng other product na gano'n. And then, sa amin nga, ang ginawa natin is mga probiotic. Example ng probiotic natin is yung ating mga cultured milk. May mga brand kasi baka bawal mag-ano ng brand. So, probiotic milk. Nag-a-add po tayo ng probiotic organism doon sa ating beverage, sa inumin. So, or pagkain. So, nagiging na siyang healthy food. Mas nagiging healthy ang ating breadfruit products. Okay. Paano kung tinapay po, ma'am? Yung bread mismo ay yung mataas ng ano niya. Okay naman po siya. Yung oo. Process niya po, similar po siya sa usual na paggawa ng ating tinapay. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag gusto niyong tinapay, ihaluan natin siya ng ating commercial flour. Ano po? Opo. So, meron naman pong procedure ng paggawa. Usual ng tinapay. Ano po? For cakes, parehas din po. Pwede natin i-proportionate din po siya sa ating natural ingredients. So, okay. Ano so, ma'am, baka mayroon ka pang gustong idagdag doon sa mga inputs na naibigay niyo sa amin? Ang ano na lang natin ay ang kumbaga call na lang po sa atin ano. So dagdagan pa natin ang pagpo-produce, ang pagko-cultivate ng ating mga indigenous crops para natural ang ating mga pagkain pinoproseso at kinukonsumo para healthy ang mga Bicolanos at sabi nga natin the world. Wow. Kasi worldwide talaga. Opo, di ba? Okay. Ma'am, maraming salamat po sa inyong pagpaunlak sa amin ngayong araw sa Umaagring Kita. Opo, okay. Ano, ma'am, thank you very much. Welcome po. Maraming kalaman na naman ang ating nalaman ngayong araw, ano?
Abangan po natin sa sunod na linggo ang talakayan tungkol sa disaster food. Ano sir, pwede din naman kasi technical term ang ating disaster. Baka sabihin, magulong-magulong pagkain. So, ang other term po, other term naman ng ating disaster food ay emergency food. Okay, so yung disaster, emergency food, at kung paano ito pinoproseso. Yes. So, yan po ang ating tema next week. Opo, next week. Next Sunday. Okay. Pero bago po tayo magpaalam sa ating programa, mag-iwan muna kami ng katanungan para sa ating segment na Ag Reply Promo, kung saan pwede kayong manalo ng 50 pesos regular load mula sa ating programa. Okay. Okay. Pero bago yan, ano, i-congratulate muna natin si Mr. Gregorio L. Ayod Jr. Ano po? Wow. Sir Greg Ayod ng Zone 1, Pawili-Pili Kamsur. Siya po ang unang nakasagot ng tama. Wow. No, thank you sa pakikinig. Nakasagot ng tama sa iniwan nating katanungan last week. Ang katanungan natin last week ay ilang buwan ang hihintayin bago anihon or bago anihin ang vetiver grass para gawing raw materials sa handicraft. Ang sagot po ni Sir Ayo, ano po? Sir Ayo ay sagot niya, 2 to 3 months. Correct ka dyan. Check, check, check. Ano po? At saka, ang pangalawang tanong po ay, anong klaseng handicraft ang maaaring magawa mula sa vetiver grass? Ano, magbigay ng kahit isa. Okay, marami pong sagot si Sir. Ano po? Ang sagot niya, bag, mat, chinelas, wallet, tissue holder. Kaya, check, check, check naman. Congratulations po, Mr. Sir Greg Ayo ng Zone 1 Pawili Pili. Yes, congrats, okay. Sir Greg. Okay, so sigurado po marami kayong nalaman tungkol sa topic natin ngayon. Salamat po ulit, Professor Roslyn M. Frial. Welcome po. Okay, so ito naman po ang ating katanungan sa araw na ito. 1. Ano ang lokal na termino o pangalan ng breadfruit? 2. Ilang taon bago mamunga ang breadfruit? Okay, so ipadala ang inyong kasagutan sa 0961-111-5885 para sa Smart o kaya sa 0916-256-9451 para sa Globe kasama ng inyong pangalan at address. And sa mga Facebook viewers po natin, pwede rin po kayo magpadala ng inyong sagot. I-comment na lang ang inyong sagot sa comment section ng live stream ng ating programa. Okay, at ang makakasagot ng tama, syempre, ano, mananalo na naman ng 50 pesos. Regular load mula sa ating programa. Kaya naman, i-text or i-comment na. Okay. So mga ka-agri, sana ay nakapulot kayo ng mga impormasyon mula sa mga balita at kaalaman na napag-usapan natin sa araw na ito. Ako po si Jamus Toles. Okay, ako naman po, ano, sa ngalan ng technical, si Sir Boyet, Sir Marvin, at lahat na nandito ngayon sa aming studio. Wow, studio! Ako po si Mariel Almeror, magpapaalam na muna kami ngayon. Magsama-sama muli tayo sa susunod na linggo sa dating oras. Alas 5 hanggang alas 6 ng umaga sa programang hatid sa atin ng Central Bicol State University of Agriculture, CBSUA, Agrika! Tara na! Sa programang Umaagring Kita! Hay nako! Paano ko ba maaayos ang pagpaproseso ng mga produkto kong pagkain? Lagi na lang hindi maganda ang kinalalabasan nito. Gusto mo bang maging mas maganda ang produkto mo? Bisitahin ang Complementary Food Processing Facility ng Central Bicol State University of Agriculture. Mayroon silang mga makinaryang katulad ng cold extruder, dough mixer, impulse heat sealer, at mechanical roaster. Mayroon din silang oven dryer at flour miller. Bukas ang kanilang serbisyo para sa mga small and medium enterprise. Makipag-ugnayan lamang kay Ms. Maria Helen Sarabillo para sa dagdag na impormasyon.
Magdangog asin makanood sa programang Umaagring Kita, ang programang pag-agrikultura sa radyo, hatod sa Indokang Central Bicol State University of Agriculture sa Pagikan Extension Services Division. Madadangog kada aldaw ni Domingo, alas 5 hanggang alas 6 na aga sa istasyon kang RMN DWNX. Umaagring Kita! Umaagring Kita! Umaagring Kita!